Grabe, sobrang excited na ako sa spread na ito. Oh, yes. Oo nga eh. Mama, kasi kanina, napili ba kayo sa spread nyo? Huwag nyo ko mag charcharin kasi bakit? Sa Yema spread kanina ito, talaga ano ba ang ingredients na kailangan? Ayan, yung mga kakailanganin natin para makagawa ng isang masarap na Yema spread, we need 3 tablespoons of butter, 3 tablespoons of sugar, 1/8 vanilla extract. Then meron din tayong kalamansi na isang piraso, one piece of kalamansi. And syempre meron din tayong iodized salt. 1/8 din siya. Okay. Ayan. Ako mga moms, nakita nyo ha. So ilista nyo na ang ating ingredients. Al pwede niyang gawin yan. Okay. Alam nyo ba kanina, sabi niya, ano to? Di ba dapat ano to? Ituturo mo lang sa kanya. Ano to? Sabay ka, gabay. Parang pag-alun na. Pero ngayon, tinignan talaga niya kung paano kasi para excited na siyang kumagat. Correct. Yes. Yes. Ayan. Okay. Yes. So, simulan na natin ang pagluto ng aming Yema spread. Okay, una, lagay natin ang sugar. Kailangan tayo mag-caramelize. Ito, medyo matagal to ng flight. Oo. Hindi kailangan nilagyan ng tubig, no? Hindi natin kailangan nilagyan ng tubig. Patutunaw lang. So, then, kailangan lang natin siya tanawin. Hindi din siya pwedeng haluin. Oo. Kahin natin siya mag-melt. Yes. Tititigan lang natin yan. Yes. Pero kasi pansin ko kasi sa inyong negosyo, talagang wala siyang preservatives. Wala. So, paano ba ito? How long it last? Katong itong bote na ito. Ang Yema spread namin, naglalast lang siya ng 1 month. Pero pag naka-ref siya, maglalast siya ng 6 months. Nape-preserve niya pag nasa ref siya. Pero sa tingin ko dito, hindi ito maglalast ng 1 month sa tabi ko. Yes! Oh, dami rin kasing tao sa bahay, so hindi rin yun. Ayan, na-caramelize na natin yung sugar. Lalagyan na natin ang unsalted butter. Unsalted butter dapat yung gamitin nyo, ha? Yes. Question, bakit hindi kailangan haluin? Unsalted. Hindi pwedeng haluin habang pinapatunaw yung... Para hindi siya maging sticky. Yung asukal? Oo. Ah. Oo. Teka lang, bakit unsalted butter? Ang bango na. Bakit unsalted butter? Kasi maglalagay na tayo ng ano, eh. Iodized salt later. Yes, and yung pangluto talaga, usually, ang ginagamit is unsalted butter para hindi mag-iba yung lasa. Kasi yung salted butter, mas... Parang butter na yung kailangan natin mang ibabaw. Yes. Okay? Then after natin malagay yung butter, lagay na natin yung condensed. Wow! Kaya yun ng stir, ha? Yes. Pagkalagay nyo... Gano'ng karami ang ano? 360 ml. Okay. Na? Per bottle. Na condensed na ilalagay natin. Yan. Ayan, ako. Ayan na nga, nagdidikit-dikit na, no? So, oo. Tsaga ng paghahalo ang kailangan. Kailangan mo lang siyang haluin hanggang matunaw yung, ano, yung caramelize natin na sugar. Matagal ba bago nyo na-achieve yung taste of quality ng product? Yes, matagal. Tsaka may kasamang dasal. Pero paano yung inaral? Well, nag-research, then nag-mix ng mga kung ano-anong ingredients hanggang sa nakuha namin talaga yung gusto namin na lasa. Na usually yung mga client namin, ang sinasabi nila, yung Yema spread namin, hindi ganun katamis. Ayan, natutunaw na siya, no? Okay, then next na natin si kalamansi. Kalamansi. Para may taste ng asim, maglalaban dun sa tamis. Yes. And ito lang sasabihin kong secret, ha? Bakit may kalamansi? Yan ang mag-a-act as natural preservative since citrices ayaw ng preservatives. Okay. Ayan, babaan lang natin ulit yung heat. So, since magkapatid kayo, ano yung mga advantage na magka-partner kayo sa negosyo? Actually, yung advantage is, syempre, yung kita. Sa family namin, napupunta diretso. Lagay na po natin lasing vanilla. Wala ba kayong ikaw nakaisip sa mas lamang? Or meron kayong kanya-kanyang person? Wala naman. Kasi sa family namin, or sa aming magkakapatid, never naging issue ang pera. So, share kung anong meron, kung ano yung mga bills sa bahay, and... As, sa sister ko naman, never siya nagde-demand na, oh, kailangan bigyan mo ako ng ganito every month or ano. Minsan nga siya pa yung parang, hindi, may pera ako, okay lang ako. But yung kita nung business namin, lahat yun sa family. Diba, Ma'am, si Jules, talaga makakatulong to sa family. Yes, oo, pwede sa mag-asawa. Matsyaga ka lang talaga. Oo. Dapat matsyaga lang. Ay, may finished product na tayo, di ba? Yes, oo. So, tapos na siya, no? So, I think 10 to 15 minutes wait para lutuin ang
yeah, mas spread. Ganun lang. Ganda, no? Tapos na agad. May then, spread papakita ka namin sa inyo yung pinaka-finished product natin. Then, tuturuan ni Zara ang mga mamshi natin na mag lagay sa bote, mag-seal, packaging na siya. Ay, packaging na tayo. Yan. Yung bote natin, in-sterilize yan for 10 to 15 minutes. Yes. So, siguro naman, dun sa 3,000 na puhunan ninyo, sobrang bawi na kayo? So, sobrang bawi na. Honestly, bawi na. Nakaipon na kami dahil sa negosyo yan. Okay. O, oh, mga mama sila nanonood ngayon, tingnan nyo, very inspirational talaga silang magkapatid dahil yes, sa hirap at syaga nilang mag- magkatuwang, talagang napagawa na nila at nakatulong sila sa pamilya. Yes. So, lalagay na? Yes, lagay na natin. Okay. Hanggang yung line lang. Wait lang, so magiging ganito nakalapot pag lumamig yan? Yes. Actually, hindi. Ito yung pinaka-easiest way lang na ano. Yung yung color, yan yung matagal eh, na proseso. Yeah. Okay. So, yung secret na ng ano, sweet cheeses. Correct. So, ayan. Sayang eh. Pag nasali na natin, ang next procedure natin is sealed na nila Momshi ang ating palaman. Yung pang-sealer natin, no, kahit sa Divisoria nakakabili yan, then makakabili rin yan online. Tapos i-blower yes, na para yes, masiyo na siya. Kailangan mainit na blower. Yes, kailangan mainit siya. High heat. Ayan. Tatapat mo lang siya. Ay, ang bilis! Kain na yan. Oh. Diba? Napakadali. Okay, try mo lang sa Jog. Okay. Ayan, na-sealed mo na siya. Ganon siya kabilis i-sealed. Okay, ako naman. Nakaka-happy naman yun. True it is. Masealed ko nga yung mga gamit mo sa bahay. Nagamit ko. Ayan. Ayan! Yes! Perfect! Ang galing! Ito na mga si Cars! Ito? Ito, ito. Red. Pinakadulo. Sige, pindutin mo malakas. Yan! Yan! Yay! I love it! So, kayang-kaya na ng ating mga moms yung nanonood ngayon sa kanilang mga bahay. Yes. Knowing, you know, what are you waiting for? Super! Yes, napakadali lang yan, no? So, after nila mag-sealed, yan naman yung pinaka-last ano natin part is yung paglalagay ng label. So, yung mga labels na ilalagay natin, pinapagawa natin yan. Yes, pinapagawa. Kahit sa bahay niya lang or kahit sa mga computerized shop na malapit sa inyo, ipagawa nyo yan. Kung very may sarili naman kayong yan, printer, kayo na lang, then... Nilalagyan nyo ba ito ng ano, parang ito expiry date? Yes. Meron tayong expiry date. Ginawa, ganyan. Yes, may expiry date tayo sa label. Napaka meticuloso ng mga Pinoy pagdating sa pagkain eh. So, kailangan so, na i-indicate yung expiration date. Ito, tapos na natin ilagay yung dito sa gitna para talaga kahit naka-sealed na, mas super sealed pa. Yes. Na. And then dito natin inalagay ang... Here. Yan! Yes! Ay, try na natin. Tikman muna natin. Tikman na natin. Pagkatapos, yan na. Kasi akin na to, kasi ito na yung kinagatan ko kanina. Pagkatapos i-sealed, buksan naman natin. Oh, yan. Tama. Tama. Naku, I'm sure mga anak natin, papapakin lang to. Sarap? Ang sarap. Ano, ikaw? I love it. Maganda.